Ayun, welcome back guys sa ating maliit na channel. Ngayon, maglalagay ako ng grill dito sa ilalim ng bumper na ito. Kasi kung makikita nyo, ang laki ng space niya. So, naisipan ko na lagyan siya ng grill. So, bago tayo magsimula, salamat nga pala sa malisyoso na pinadala nilang t-shirt sa atin ngayon. Ayan, napakaganda ng t-shirt guys. Ayan, malaya ka mag-isip. So, dahil malaya tayo mag-isip, malaya rin ako mag-isip ng kung ano-anong pwedeng ilagay dito sa ating project car. Ngayon, ito ang nalagay natin, itong grill na to. Ayan, nabili ko ito sa ano, online. Ilalagay ko yung link kung saan ko nabili ito. So, ang plano ko, ilalagay ko siya dito guys. Papakita ko sa inyo kung bakit. At saka kung paano na rin ito nilalagay. Tara, samahan nyo ko. Ayan, so makikita nyo guys, ang laki ng space oh. Kita nyo, hindi ko lang kung parang kulang yung design or ganyan talaga yung original design yan. Pero dapat yan, di ba usually meron pa yun dito or whatever. So anyway, kaya ko lalagyan yan dahil nga laki nung gap. Kita ko sa inyo, ayan no. Oh, pakisubscribe na rin pala guys yung aking munting channel. Ayan, so kita nyo, parang kitang kita yung loob niya. Oh yun, so naisipan ko na lagyan ng grill. So guys, natanggal ko na. So dahil tanggal na rin naman siya, so gagawin ko, lilinisin ko na rin to guys para ano, maganda naman, para malinis. So guys, ganito yung magiging itsura niya. Ito yung ating grill. Kung mapapansin nyo, ayan, bitin. So ang gagawin ko, ihinto ko siya dito. Tapos magdadagdag na lang ako kasi marami pa namang sobra dito. So yun na lang ang gagawin ko. Ayan. So ngayon, ikakat lang natin to. Ikakat ko to. Tapos ibibend. Tapos talagyan natin ng pandikit. Ganun lang siya kasimple. Yun, sakto. Parang sinukat. Yun, so dito, susukatin ko lang kung saan tayo mag, kung saan ko siya ibibend. Yan, para mag-bend natin siya. Sasakto siya dun sa loob nito. So, ito yung nakapili kong sukat. Yan. Yeah guys, ganyan yung magiging ano niya, itsura niya. Hindi pa nakakabit yan, pero pinakita ko lang sa inyo yung magiging itsura. So far, okay naman, mukhang maganda. At nakasa niya yung likod. So ito yung likod. Nakita niya, naka-bend lang yan. Pero
Maglalagay pa tayo ng dyan pandikit. Pakita ko sa inyo yung pandikit na ilalagay natin. So bago ko nga pala lagyan ng pandikit, naglagay muna ako ng zip tie para hindi mag-move yung ating grill. So ito pala yung sinasabi kong pandikit, guys. Pang automotive talaga siya, tsaka maganda siya kasi ano, medyo flexible tsaka clear. At saka ano siya, matibay talaga. Ano pala to, 24 hours bago siya talaga completely na ano, na ma-cure. O yan, nakapaglagay na tayo ng adhesive. Ngayon naman, hantay lang natin ng 24 hours bago natin na tanggalin yung mga zip ties, tapos kakabit na natin yung Okay, so after 24 hours, nakita nyo guys, ito, ano na siya, madikit na talaga, mahirap na siyang tanggalin, tsaka yan, nakikita nyo, clear. Yan, so ito na siya ngayon, tatanggalin na natin itong mga zip ties, tapos kakapitan natin ito sa sasakyan. Okay, yan na siya guys, at nakakabit na, yan, maganda na siya, hindi na siya, ano, blanco. Ayan, so pasok muna natin yung kotse natin, tapos install na natin itong bumper para makita natin talaga yung itsura niya. Yun na siya guys, so natapos na natin yung ating project na yun. Ito nyo naman. Ito yung kabilang side. Yan, parang OEM. Racing din. Ayan, ganda. Yan, so instead na bibili ka ng gawa na custom yung nakaporma na talaga, ito. Yan, ikaw na lang yung magka-cut. Mura pa. At saka pwede kang mamili kung anong gusto mong design ng grill, yung mesh. Ayan, sabi, ito ko sa inyo. Tingnan natin ng medyo malayo. Ayan na siya. Okay, ayan na siya guys. Ayan, ganda. Yung ating project ngayon, mesh grill. Ayan. Kasi, nakita nyo naman yung dati, ang laki nung butas dyan. Parang kulang sa design. Pero ngayon, yan, maganda na siya. May takip na yung ating radiator. Ayan. So guys, sana nagustuhan nyo yung ating video. Kung gusto nyo lagyan din ng grill yung mga sasakyan nyo, yan, sana makatulong itong video natin. Ayan. Pogi-pogi. Ating grill.